ay, nagchichismisan, social distancing, okay? Layo-layo muna, lakasan nyo na lang yung boses nyo para yung mga nasa loob ng bahay naririnig din, hindi na kailangan lumabas, ha? Which is enhanced community quarantine. Oh, di ba? Bakit tayo iniwan? Love na naman dyan, sarilyo! Tama na! Meron tayong mahuhugot. Wow, coming from me. Savings. Maya ng mga Pilip... bilang... kaya mo to. Okay. Mag-alcohol tayo sa hands, sa buong katawan. Kung gusto mong panligo, pangligo mo. Total, mahilig ka rin namang magmalinis. Hello there! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin, it's all about the ECQ and the COVID-19. So I'll make this video short kasi wala naman masyadong ganap. Wala na rin ako masyadong dapat idaldal. I'm sure everyone is well informed sa nangyayari about the COVID-19. So ang daming news, not only sa TV, pati rin sa Facebook. So tayo bilang mga readers at bilang mga mamamayan ng mga bilang kaya mo to, okay. Well, bilang tao, ay, my gosh! Okay, take 3. Okay, bilang mamamayang Pilipino, we have to be wise kung ano yung mga paniniwala ang ating news na nababasa or naririnig, kung ano ang legit at ano ang mga fake. Diba? Huwag tayong basta maniniwala kasi yung iba medyo nag-worry pagka yung mga nababasa nila eh medyo nakaka-paranoid, nakaka-praning. So, tayo bilang mga mamamayang Pilipino, got it? We have to be responsible kung ano i-share natin kasi baka mamaya hindi nga ikinamatay ng mga kapwa natin yung COVID-19. Namatay naman sila sa kaba, sa nervous, di ba? So, relax lang din. Ikalat natin yung mga legit na balita. Lahat naman tayo apektado sa ECQ, which is Enhanced Community Quarantine. Oh, di ba? O yun, everyone is affected, lalo na yung mga hindi regular yung work nila or hindi everyday or hindi... Kung hindi sila mag-work, wala silang kita. It's no work, no pay. Diba? Parang, ang hirap din naman kasing kumilos. And siguro, ang gawin na lang natin, sumunod na lang tayo sa kung ano man yun pinatutuban ng ating bansa para sa ikabubuti natin. Kasi mayroon din naman silang mga help na binibigay. Mga assistance, may mga relief goods na binibigay naman sa kanila. And lesson din sa atin to na we have to try or we have to do savings at all time. Huwag ubos biyaya para pagka ganitong may dumating na calamity, 'di ba? Meron tayong mahuhugot. Wow, coming from me. Savings, whatever. So, ayun na mag-save tayo para in case na may mga ganitong calamities, meron tayong mahuhugot. May pinatupad na enhanced community quarantine sa lahat. Maganda din yon. Tingin tayo sa brighter side. Huwag na tayo magreklamo, di ba? Pagka nagstay tayo sa bahay, safe tayo sa mga viruses na pwede natin makuha outside. At the same time, magiging safe yung family natin na hindi natin madadala yung virus na nakuha natin sa labas sa loob ng bahay, di ba? So tayo-tayo lang and kagandahan pa din doon, magkakaroon tayo ng bonding. Diba, magbabonding pa kami ng mama ko, kami lang dalawa. So, ayun, nakakapag-bonding, may time ka to rest, mag-reflect sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay, makapag-isip-isip, muni-muni, kung bakit kanya iniwan, char! So, ayun, tingin na lang tayo sa mga brighter side ng mga nangyayari sa atin and maglinang-linang, mag-reflect sa kung ano ba yung mga nagawa natin, ano ba yung dahilan, ano nga ba yung pagkukulang mo, kung bakit tayo iniwan,
Love na naman dyan, seryo. Tama na. Pagod na ako. Char. So ayun, seriously, makiisa tayo sa pinatutupad ng ating gobyerno. Gaya ng pagsunod natin sa ECQ, sumunod din tayo sa proper hygiene to prevent na makakuha tayo ng virus. So paano nga ba 'yon? First is always wash your hands. Pero paano nga ba 'yung mag-wash your hands? Sabi nila pag nag-wash ka ng hands is kailangan makadalawa ka ng happy birthday. Happy birthday to you. Ganyan ganyan, happy birthday to you. Eme-eme. Dalawang repeat ng happy birthday to you, and always mag-alcohol. Okay? Mag-alcohol tayo sa hands, sa buong katawan. Kung gusto mong panligo, pangligo mo. Total, mahilig ka rin naman magmalinis. So ayun, hugas kamay ng dalawang happy birthday tas alcohol. Tapos paglalabas ng bahay, kapag lang hindi pwedeng lumabas ng bahay, lahat-lahat, maggamamit ng face mask or protective gear. Okay? And number 3 is yung social distancing. Okay? Wag dikit ng dikit. Huwag masyadong clingy, kasi kanino ka magiging clingy, wala ka naman jowa. So ayun, social distancing, or kung hindi rin naman importante talaga, huwag kang lalabas. In addition, sa ECQ, meron silang binigay na ECQ pass, one person per household. So ibig sabihin, per bahay or per family, isang pass lang ang binibigay. Para saan ba tong pass na to? Kasi meron mga checkpoints sa mga labas ng ating barangay or sa ating municipality boundaries na hindi ka makakalabas ng bahay or ng basta barangay nang wala kang ECQ pass, 'di ba? So one person per family or per household. Hirap na hirap. Meron din curfew. Sa barangay namin is 8 p.m. to 5 a.m. ang curfew. So yung mga nagchichismisan, meron pa silang 6 o'clock to 12. Mahaba pa yung oras nila para magchismisan. Pero okay, kahit nagchichismisan, social distancing, okay? Layo-layo muna, lakasan nyo na lang yung boses nyo para yung mga nasa loob ng bahay naririnig din, di na kailangan lumabas, ha? Number 1 is proper hand wash. Number 2 is yung mga protective gear. And number 3 is yung social distancing. And yon, ECQ pa, sumunod po tayo na kung lalabas kayo, gawin nyo na yung dapat nyong gawin pag nasa labas kayo para hindi kayo pabalik-balik. Okay? Parang yung ex mo, pabalik-balik ang sakit. Naisingit pa. Naisingit mo ba yun? Char. So, ano-ano nga ba yung mga pwede natin gawin sa ECQ habang nasa loob tayo ng bahay? First, makipag-bonding tayo sa family natin. Makipagkwentuhan tayo. Yung mga times na hindi natin sila nakakasama, bawiin natin. And, yun, ako, nakakapagbawi ako ng sleep. Sleep, kain, ikot, sleep, cellphone, kung ano-ano na lang. Like the other night, nakagawa ako ng fashionable na face mask. Ito yun, oh. Ching! Oh, diba? Pangalawa, nakapag-arty-artyhan ako. Makeup-makeup. Ganyan. Ay, ito na naman. This is my look. And then, nakapag-pakute, syempre, to my favorite person, I miss you. I hope to see you soon. Diba? So, ayun, ang daming ways. My gosh, diba? Parang feeling ko nga, Jejemon talaga yung TikTok. Parang galit na galit ako sa mga TikTok na yan eh. Pero na-try ko. Tinry ko mag-TikTok. Ito, ito na naman, flashback. Ching! So, ayun, may mga bagay tayong hindi nagagawa before na pwede pala natin gawin na, ayun, pampawala ng inip. Ganun talaga.
di ba? Magmurit-muritan ka na sa loob ng bahay kaysa makaperwisyo ka ng tao or makaperwisyo ka sa labas, di ba? Safe ka pa. Yun nga lang, hindi ka nga mauospital dahil sa COVID, mauospital ka naman dahil nawala ka na sa katinoan. So, hello to Maribelus! Char! On sa lahat, wag na wag natin kakalimutan mag-pray, okay? Kasi si Lord ang magiging savior natin sa lahat. And yes, shout out sa mga Good Samaritan natin na tumutulong sa ating mga frontliners at sa mga ibang kapwa nating Pilipino na kahit hindi sila or wala sila sa posisyon, eh willing or buong puso silang tumutulong. Like si Ate Reyna, shout out to Ate Reyna Abad na nagpadala ng food sa JBL para sa mga frontliners natin. Te, you're so bait. That's why you are blessed. See you soon, okay? At sa mga influencer, mga YouTubers na tumutulong in their own little ways, like si Danny Barreto and si Xavi Panlilio, nakakatouch sila yung namimigay sila ng food sa mga frontliners nila o sa mga nagwo-work sa village nila, like mga security guard, mga naglilinis. Yung pinanonood ko yun, medyo na teary-eye ako, naiyak ako. Parang nasabi ko, napakabait nitong mga taong to. O Mariel Rodriguez as well. And si Ray Hermar. At yung mga iba, hindi ko na nabanggit eh. Ang dami nila. Ang dami rin naman tumutulong. At ang daming mga YouTubers na ginagamit nila yung platform nila to earn and to gain yung mga nagdo-donate para makatulong sila. So ayun, gawin natin yon bilang tayo, mga simpleng mga tao, wala naman tayong maitulong financial or mga pagbibigay ng tulong like groceries and all. Ang maitutulong na lang natin sa ating kapwa at sa family natin is to be healthy by staying at home. Okay, wag na natin pasakitin yung ulo ng mga tanod at ang mga barangay officials natin na labas tayo ng labas at tigas ng ulo. At iwiasan na rin natin yun, political issues. For now, let's all pray and sumunod na lang sa mga batas na pinatutupad para sa atin din naman lahat ng iyon. Okay? Ang magiging tulong lang din natin is sumunod tayo sa mga pinatutupad nila. Yun lang malaking tulong na yon sa ating bansa. And maraming salamat din and salute din ako sa mga frontliners like mga nurses, mga barangay tanod, mga barangay officials, mga municipality officials, sa mga tumutulong, sa mga nag-work na tinitiis or nagte-take risk para makapag-work kasi kailangan nila at hindi sila makapag-work at home, mga BPO workers, mga BPO companies na everyday pumapasok para mabuhay. I salute mga nurse, mga doctors, mga newscasters, mga lahat-lahat. Basta mga frontliners at ikaw alam mo sa sarili mo na you are good abiding citizens para maging mapanatili natin ang kaayusan at maging healthy ang Pilipinas. I salute. Okay? So yes, that's all for today. Thank you for watching. And this is Jan Serio or hashtag Makeup by Jan Serio. Don't forget to follow me on my social media accounts. Link below and don't forget to share, subscribe, and click the notification bell for more videos. Maraming salamat. Stay healthy and sana lahat tayo ay makiisa para mapuksan natin ang COVID-19 na we will heal together as one. So makiisa para mapuksa ang COVID-19 sa Pilipinas. Maraming salamat. God bless you all.